Hello mga Gwapo, good morning and welcome to Gwapo Koy Vlog again. And before we start our journey today, I would just want to say thank you to first to Dr. Raymond Sequek from New York, USA. And then also to Gistoni Bunyao, he's our neighbor. Then also to Jonan Arizo, Ray Jell, and to all the Argao Koi Keepers, hello out there from El Hombre. Then, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga trapan na natapos namin at saka yung update sa fry na rinid ko yung tatlong video na nakita nyo. I-update ko sa inyo yung mga fries nila, and then at the same time, I will give you some tips on how to select the kuroko from the yellow ones and what's the reason and what's the important things why we are doing this and etc. Okay guys, ito na mga gwapo yung update sa trapal pan namin. Yan, nakatapos kami ng itong trapal pan. Then yung isa medyo maliit siya, nasa around mga 5 meters by 5 meters lang siguro. Then ang lalim is nasa mga 4 inches lang. Then meron din kaming nilagay dito na tubs, limang tubs. Tutubuan namin niya ng green algae para i-feed sa dapnyas. Then some of this trapal pond, ilalagay namin yung mga selected, hindi yung culled, kundi selected na mga koi fry ngayon. Then pagkatapos, yung iba, iiwan na lang namin ng ganyan kasi may mga dapnyas na yan. Then para magpropagate yung mga dapnyas doon, then pag dumami na sila, pwede na namin kumuha ng dapnyas para ilagay sa ibang pan. Then pag nag-overcrowded yung isang trapal pan, pwede namin i-transfer sa mga blank or yung merong dapnyas na. Then aside from that mga gwapo, meron din akong goldfish dito. Binili namin. Ayan. Palalakihin namin sila para gawing breeder. Bubble eye sila, yung below the eyes of the goldfish, you can see. Pero medyo merong balon. Then yun. Then pupunta na ako doon sa building area namin para mag-start ng mag-call din para makita ko na sa inyo yung update ng mga price. At saka madiscuss ko na rin yung mga important matters regarding on culling of newly hatched koi. Okay, see you guys. We're here now, then we're prepared for the culling. As you can see, bamde, no? We have now the nets for culling. Ito. Oh, ako nang ipang. Ito po yung pangkuha natin sa mga fry na net. Gawa ko ni Mark, i-rate ko ito, nasa 10 out of 10. Yeah. Perfect. Perfect. Kasi yung lalim niya, yung laki niya. So, yung fry natin, hindi ma-stress. Oh my God! Wow! Pag kinuha na natin sa pan. So, dapat ito yung gamitin nyo. Manipis na net. Then, tingnan nyo guys. Complete na kami guys, ha? Ito na. Ha? Oops. Naka-uniform na kami. Pakita natin yung sandata natin. Ito yung sandata namin guys sa pagkakal ng fry. Ito yung maliit. Ito naman yung medium size. Ito, ito yung isa. Junior size. Junior size. At ito yung large size. Sir, shout out po sir. Shout out nga po pala kay Bulacaw Koy Idol.
Kay Raffle King. Okay mga gopo ha. Ipapasilip ko na sa inyo yung mga fry underwater. Okay, para mas klaro. Guys, ito na po yung update sa hatchlings ng Hiutsuri at saka ng Showa.